Hi everyone, this is Gishas Real and welcome back to my channel. Today, ang nilibin natin is itong Signature Essence Cushion ng Nisha. So yun guys, ito yung itsura ng kanyang box. At alam ko, meron na siyang new packaging. Pero ito guys, ito pa yung old packaging niya. Ayan. Parang nabili ko to guys ng 980 pesos. Ang pinasabay ko to sa Korea. Ang laman niya ay 15 grams at meron na siyang SPF 50 plus PA triple plus. At ang shade ko dito guys ay shade number 21. So ito yung description ng product na to. Naturally bright skin tone contains mineral rich bleached sap to provide hydration to skin. And 3D lump powder that reflects light to brighten skin tone. Excellent moisture care to express a clear moisture glow. Hyaluronic acid and aqua ceramide moisturize the skin. And Ruffiness creates a moisture coating layer to replenish the skin's moisture level and promote a clear and glowing complexion. Cooling effect during application contains phyto-cooling complex to give skin a cool and refreshing sensation with each dab during application. So yun guys, yun ang claims nitong product na to. So itry na natin siya. So meron na siyang cooling effect at meron na siyang hyaluronic acid and ceramide. Ganda pala siya. So yun guys, buksan na natin. So yun guys, ito yung itsura ng compact niya. Ang ganda niya sa personal kasi may pagka light orange or peachy yung tsura niya. Tapos, yung paligid, silver lang. Yung paligid ng compact niya. Ayan. Ayan, buksan natin. So yan, medyo nag-struggle lang kung tanggalin yung cover ng mirror niya. Ang hirap tanggalin. Kasi ito yung itsura ng kanyang puff. Yan, may nakalagay ni Nisha. So yun guys, yun yung itsura ng kanyang cushion sa loob. So yun guys, sinawi ko lang yung bangs ko para walang sagabal pag naglagay tayo ng product. Nakapag-moisturizer na pala ako. Pero hindi ako naglagay ng primer. So yan. Malinis yung puff natin. So yun guys, ang dami kong pula-pula sa noo ko. Tingnan natin if makakover niya. So yun guys, ito yung itsura ng one layer. Medium lang yung coverage niya kasi yan, sa personal nakikita pa talaga yung mga dark spots ko. Ayun, ito mo dito ko. Nakakover din naman niya yung redness dito sa part na to kasi medyo hindi talaga maganda yung skin ko ngayon. Ang dami kong bumps sa forehead ko. Mga maliit na pimple. So yan, lagyan natin ng second layer. Guys, ito na yung tsura kapag second layer na siya. Halos full coverage na siya, guys. Hindi na nakikita yung mga pimple marks ko. Itong itim na yan, nunal ko yan, guys, ha. Mga nunal ko yan. So, apply natin yung kabila.
is the natural niya sa face ko pagkatapos kong applyan ng 2 layers. And as you can see, napaka-light niya sa skin tone ko. Ayan, hindi sila pantay ng kulay ng leeg ko. Pero, mag-tone siguro din yan mamaya kapag nag-oxidize na. Ayan, nag-crease na siya sa eyelids ko. Tapos, medyo heavy siya sa pakiramdam. Hindi na nakikita yung mga pimple marks ko, blemishes ko, ganyan. Tsaka, ayan, hindi na rin nakikita yung redness sa forehead ko. Bigla lang medyo sticky siya, tsaka, ayan, ang dami nagtatransfer sa fingers ko. So, guys, meron tayong malinis na face mask dito. Ayan, malinis siya, bago. So, again, natin tignan natin if marami bang magta-transfer. So, yun nga guys. Ang daming nag-transfer. Kita nyo ba? Ayun o, halos ang dumi na ng face mask. Dito, yan, linyang yan. Tapos dito, ayan. Ang daming bumakat. Oh. Kanina ang linis-linis niya, ngayon, wala na, ang dumi-dumi na. Dami nag-transfer. Tsaka yan, nabawasan na yung sa mukha ko. Apply na lang natin ulit. Tsaka medyo mabango yung ano, yung cushion na to guys. Ang bango niya. So guys, in-apply natin tong cushion foundation na to ng 2:38 ng hapon. So tapusin ko lang yung makeup ko. So guys, ito na aking makeup look for today. I-wear test na natin itong cushion na ito. Tingnan natin if maganda pa talaga siya. So, balikan ko kayo mamaya para sa aking update. So guys, ito na yung itsura ng mukha ko simula kaninang 2 PM. Time check tayo. 8:10 na ng gabi. So, ilang oras na yung nakalipas. So yun guys, ito na yung itsura niya after 6 hours. Ayan. Ayan, ang patchy niya na tignan. Ayan, nagbubuo-buo siya. Sa forehead ko, ang daming pamumuo. Ang daming pamumuo dito. Sa gilid, dito. Ayan dyan. Napansin ko to kanina pang mga 4 PM. Tapos ayan, ang daming nagsettle sa gilid ng nose ko. Tapos medyo heavy din siya sa feeling. Itong signature essence cushion. Tsaka yan, nag-oil up na ako. Simula kaninang 6 hours, hindi pa ako nagbablot. Hanggang ngayon. So, ayun, magblot muna tayo. Wala nang nakukuha sa second paper. So guys, halos isang blotting paper lang yung nagamit ko. Oh. Itong isa, meron naman pero konti lang.
Hindi ako masyado nag-oil up sa kanya. Maganda yung oil control nitong cushion na to. Akala ko, na-expect ko marami yung blotting paper ako magagamit. Pero hindi. Halos, ayan. Ito lang yung nagamit ko. Tapos ito halos kakarampot lang. O, konti lang yung oil na na. Oh. So yun guys, ang nasabi ko about sa essence cushion na to, okay naman. Okay sa akin yung packaging niya. Gusto ko yung packaging niya. Lalo na yung compact niya kasi ang ganda. Mahilig kasi ako sa peachy color. Okay lang din yung scent ng product niya kasi medyo mabango siya. Meron din siyang hyaluronic acid at ceramide. So, parang hindi lang siya makeup. Parang skincare na rin siya. Diba? Tapos, nung in-apply ko to, hindi ako nag-setting spray, hindi ko siya sinet ng powder, at hindi rin ako nag-primer. Tsaka, hindi rin ako nag-retouch simula kaninang 2 PM pagkatapos ko mag-makeup. Wala akong ginawa. Ganun lang. Hinayaan ko lang siya. Yun nga lang, medyo patchy na siya tignan. Pero kahit ganun, kahit 6 hours na siya sa face ko, hindi ako masyado nag-oil up sa kanya. Kahit sobrang init, lalo pa ngayon summer na, in-expect ko nga baka makatatlong blotting paper ko. Pero ito grabe, parang halos isa lang yung nagamit ko. Mayroon pang isa, pero halos konti lang talaga yung nakuha dito sa pangalawang blotting paper. So, meron naman siyang cooling, meron siyang cooling effect. Pero, medyo, sa first layer, medyo light lang yung coverage niya. Tapos, yun, ginawa kong, so, nagdagdag pa ako ng isang layer. So, yun, full coverage na siya. Yun nga lang, medyo sticky siya. Nagta-transfer sa fingers ko, tsaka doon sa face mask na pinakita ko kanina. Yun, medyo heavy siya sa pakiramdam. So, personal, ang patch niya na talaga, tignan, ang daming pamumuo. Yun, nagsisettle sa gilid ng nose ko. Ayan, nagbubuo-buo na siya. Tapos, yun nga lang, medyo pricey siya kasi nung pinabili ko to, parang, di ko alam kung 40% off or 50% off siya, pero 900 plus pa rin yung binayaran ko. So, paano pa kaya pag hindi siya sale, diba? So, talagang mahal siya. So, yun lang guys. Yun lang masabi ko guys sa product na to. Please like and subscribe sa channel ko. Thank you for watching and see you in my next vlog.